Ano namang tanong pagdating dito sa letter C? So, yun, determine na daw natin yung factored moment of beam GH at letter G. So, ano ba yun? Beam GH, tapos G. So, yun na. Kaya nga natin transform yung ating mga load. Maliban sa tanong siya, so, kailangan natin i-transform sa uniform load ang ating pressure para magamit natin yung formulas and provisions ng okay, ACI code. So, tingnan natin yung mga provisions para mahanap natin yung factored moment. Okay, so pwede naman tayo mag-shear and moment diagram. No? However, we are dealing kasi with indeterminate structure. So, syempre, kung tayo ay nasa board exam, so iisa-isahin pa ba natin yan or iintindihin pa ba natin itong ACI moment coefficients. So, pwede naman, no, guided. Pero, syempre, kailangan makabisado natin yung mga formula or at least ma-visualize natin. So, ano bang ibig sabihin itong ACI moment coefficients na to? So, ibig sabihin, for example, di ba ito yung beam GHI natin. So, meron tayong beam GHI. So, kung meron daw tayo sa positive moment, so, kung yung moment daw natin, okay, meron tayong discontinuous and with integral support. So, yung positive moment daw natin ay okay, uniform load ln squared over 14, wherein yung omega lowercase u natin is yung factored floor load, yung uniform load natin, and then yung ln po natin is the clear span. Clear span. So, ano pong ibig sabihin kapag clear span? So, kapag po clear span, ibig sabihin yung ln lang po natin ay from face of column to column. So, tricky po yan, no? Kasi kapag given po yung dimension ng ating column, so, dapat imumultiply natin yung length, ima-minus pala, isusubtract po natin yung, okay, yung spaces ng column, isusubtract natin doon sa ating length. However, tingnan natin dito sa ating, dito sa ating problem, kung given ba yung dimensions ng column. So, may column po ba dito? Column. So, wala namang sinabing dimension ng column. So, therefore, yung gagamitin natin na ln na lang is kung ano lang po yung length na binigay po sa atin. Okay?